Daily Candle, similar to this. No? Alos ito yan, no? Kasing haba sila. So, ito nag-consolidate, no? 21 area ng ilang araw. So, if, no? Sa daily time frame, going to consider this trend line, we might be forming a higher low already. Sa daily time frame. Higher low. Observe natin tong area na to. Possible ba na tamaan to? Yes, possible. Pero sa daily, pwedeng week yan, tapos aangat, i-close ka dito. So, tingnan nyo po, no? Nakaka-form tayo ng higher low already. Sa taas naman, kung gagawin ko itong channel, daily po ito. So, pwedeng nagpo-form ka rin ng higher high. Yeah. Oh, matindi to, di ba? So, pwedeng tumuloy. Pwede ba tayong tumuloy? There's still a possibility, no? Kaya nga sabi natin, ngayon, hindi na natin kailangan ng catalyst muna sa price na to, sa range na to. Kasi, as it is, no, wag lang magkakaroon ng malaking FUD. As it is, kung tutuluyan lang to, magdidribble to na ganyan. Kahit walang good news, pwede totoo mga... Kasi tutuloy niya lang itong pattern na ito eh. Di ba? So, para i-break natin to, itong area na to, ito yung kailangan mo ng good news, yung 25K. Catalyst ka talaga dyan. Matinding catalyst for you to break that. Pero kung ito lang, wala lang FUD, no? So, nakita na natin yung Mt. Gox. Nakita na natin yung Paxos, yung BUSD last week. Ano pa? Yung Ethereum, kung FUD man yon. So, observe natin yung reaction ng price dun sa mga FUD na yan. Again, nabanggit natin sa inyo kahapon, no, usually, yung news are just accelerators eh. Nung, kung ano yung current na trend. But the trend will still continue, no, for me, regardless of the news. Okay? Not unless hindi ine-expect yung news na yon. Katulad po ng nangyari sa Terra Luna, sa FTX na hindi mo ine-expect talagang lalaglag. So, for example, itong Mt. Gox, eh, nandyan na yan eh. December pa lang, pinag-uusapan na yung Mt. Gox na yan. Yung Ethereum Shanghai, nandyan na yan eh. Alam na nila yan. Kahapon nga lang natin nabasa. Pero alam na nila yan eh. Yung Ethereum Shanghai eh. So, yan, mga expected news na po yan, mga titos at titas. So, watch out for this channel sa daily time frame. Okay? So, put some allowance. So, ito na yung previous swing low na tinitignan natin sa daily. That is 21,200. Observe this area kung dito tayo tatalbog or dito sa channel na to. Yan ang Bitcoin macro!